Alright guys, so tapos na tayo sa mission 2. Let's proceed naman po tayo sa mission 3. So swipe left lang natin. And choose pa rin natin yung normal mode. And then play po natin. So as i-zoom out natin. So naka-zoom out na pala siya. So as you can see, may makikita pa rin tayong mga shadows ng tangke, and also meron pa rin tayo nakikitang shadows ng mga jet fighters. So yun yung kailangan natin pigilan guys. So sa umpisa pa lang, kailangan pag-isipan na natin kung anong strategy ang gagawin nating pagdepensa sa mga kalaban. So, hindi muna natin i-start yan, guys. Bali, magtatayo muna tayo ng pangdepensa. So, ang gagawin natin is maglalagay na tayo ng sa tingin ko laser sa bandang gitna. So, drag lang natin yung laser. Dito natin siya ilagay sa gitna. Kasi dito dumadaan yung mga jet fighters at saka yung tanks. So, ulitin natin guys. Yan. Okay. So, kapag natayo na natin, pwede natin siyang i-upgrade kagad para malakas po siya. By the way guys, as you can see guys, may nadagdag sa weapon natin sa baba, which is parang lightning siya, parang kuryente. So ito yung isa ito sa mga gamit natin pang depensa sa mga kalaban. So hindi pa natin alam kung anong unang lalabas na kalaban, kung soldiers ba or tanke. Pero let's find out guys. Pindutin ko na yung start. Ayan. So yung soldiers dito lumabas sa taas. So tingin ko maglalagay tayo ng electric shock dito banda sa dadaanan nila. Ayan guys, you can see guys, tumitira yung electric shock. Bali, yun ang pinili ko kasi pang maramihan siya. Pero parang hindi pa rin sapat guys eh. So, kailangan pa rin natin maglagay ng additional pang-depensa. So, sa nakikita ko kasi guys, dalawa yung entrance na nakalagay dito sa map. So, lalagyan din natin na pang-depensa sa kabilang entrance. So, dito kasi dadaan yung kabilang entrance. Yan. So, maglalagay tayo dyan ng additional electric shock. Yan. So, tapos na yung wave number 1. Nasa wave 2 na tayo. So, i-monitor lang natin kung saan sila lalabas. Ayan. As you can see guys, dito naman sa kabilang entrance, lumabas yung mga soldiers. So, i-monitor natin yan kung kayang pigilan ng electric shock natin. At kung hindi, maglagay pa tayo ng additional laser. Yan. Para makontrol niya yung kalaban. So, as you can see guys, sobrang dami niya. So, maglagay pa tayo ng additional laser. Siguro dito ko nang lagay yan. Upgrade na rin natin ito guys kasi sobrang dami ng soldiers.
And also, i-activate din natin yung Hellfire para mas lalo siyang lumakas. By the way guys, as you can see, malapit na silang makalampas sa exit. So nakikita niya naman yung daanan. May makikita tayong mga super weapons dito. Extra weapon pala. So nadagdagan tayo ng tatlong extra weapon. Merong electric shock. Merong parang rocket siya na may apoy. And meron tayong parang tinatawag na machine gun. So tatry natin yan mamaya guys kapag sobrang dami ng kalaban. Kasi emergency weapon natin sila. So siguro need kong i-upgrade yung laser na nasa gitna. Ayan. Isa't isa't pinag... Ah, by the way guys, kailangan natin gumamit ng extra weapon. Ayan. So dumadami na siya guys. So kailangan natin gumamit ng extra weapon. So yun pala yung apoy na extra weapon natin. So dagdagan natin yung ating depensa. So ang daming kalaban guys. Kailangan natin yan gumamit ng extra weapon. Yan guys, sobrang dami nila. Yan yung use ng extra weapon guys. Kapag halimbawa malapit na makatakas yung kalaban, kailangan na natin gumamit ng extra weapon. So may nagamit na tayong apat at meron pang available na dalawa na hindi pa natin nagagamit. So i-monitor lang natin yung situation. Up and down lang natin yung map. So meron dito, sabay silang lumabas sa dalawang entrance. Check natin tong extra weapon. Yung pang yelo. Yan, kung nakita nyo guys, bumagal siya. Ayan, gumamit na rin tayo ng isa pang extra weapon. So naubos yung kalaban. Yan, upgrade lang natin guys. Hanggat maaari. Habang wala pang kalaban guys. Bali, iniiwasan ko lang din mag-upgrade nang may dumadaan na kalaban. So habang hindi pa nakakadaan yung kalaban, mag-upgrade lang tayo guys. Ayan guys. So hindi siya umabot. So lumabas na yung mga jet fighters. Yan po yung sinasabi kong jet fighters guys, na kailangan natin paghandaan. Kasi kung hindi natin mapaghandaan yung jet fighters guys, magsasabay yung tanke at saka yung jet fighters. So kanya-kanya silang priorities. So may tendency na hindi ma-handle ng ibang pang-depensa natin yung ibang kalaban. Kasi nagsasabay po silang sumugod. So need na rin natin itong i-upgrade para lumakas yung depensa natin sa gitna. So ayun guys. Bali guys, normal mode pa lang yan, pero sobrang hirap na guys. So need na natin maglagay ng extra weapon. Ito guys, as you can see, meron tayong fire na tinatawag. Pero meron na kasi tayong electric shock, so hindi na ako gagamit ng fire. Siguro ito canyon guys. Yan. Meron tayong tinatawag na canyon. Need natin itong itayo dito guys. Malakas itong canon na to guys. Grand canon.
çok iki yere siguro ito muna yung kailangan natin i-monitor. Kasi ito guys, medyo malayo-layo pa naman guys. Yan tinatawag na super weapon. Ayan o, extra weapon guys. Tsaka siguro guys, kailangan na natin gamitin yung extra weapon na apoy. Yan. So nakikita nyo guys, malapit na makatakas yung kalaban. Hopefully, mapigilan natin, guys. Ayan. So, dumadami na siya, guys. Kailangan natin pigilan yung kalaban. Hellfire lang natin. Ayan. So, kailangan na natin gumamit talaga ng mga extra weapon, guys. Kasi sobrang dami nila. Hindi natin sila kayang pigilan. Yan. So, ganun lang guys. Hanggat maaari, magtayo lang tayo na magtayo ng pang-depensa. At kung maaari, mag-upgrade tayo na mag-upgrade. Kasi parami ng parami yung kalaban. Need natin makontrol yung lumalabas na mga kalaban. As you can see guys, yan. Dito tayo magpo-focus sa gitna guys, kasi dito dumadaan yung mga kalaban. So hindi siya magkasabay guys, kasi dito medyo mahaba-haba yung obstacle sa taas kesa dito sa baba. So need natin ulit mag ano na super weapon guys. Ayan. So tingin ko naman guys na neutralize natin sila guys. So kailangan lang natin mag-upgrade at saka mag-ilagay ng additional yan guys, automatic natin hellfire. Yan, hindi ko pala naka-automatic guys. Ito guys, hindi ba pala naka-automatic? So need natin i-automatic lahat, kasi malaking bagay po yun guys, para makontrol natin yung situation. So at maaari, huwag natin hayaan mabawasan yung health natin. So wala pa tayong bawas guys. So keep lang tayo sa upgrade lang tayo ng upgrade. So ayan. So need natin siguro gumamit ng fire jet. Yan, fire jet guys. Maghuhulog siya ng apoy. Para kapag nadaanan ng kalaban, yung apoy, mababawasan sila. So siguro itong need natin i-upgrade na sa gitna. And also, check natin yung upgrade ng grand car natin. So nasa kailangan natin ng $200 para ma-upgrade natin yung grand cannon, para mas lumawak yung range niya, maabot niya yung kabilang kalsada. Ayan.
siguro wait na lang natin mag $200 para ma-upgrade natin yung Grand Canon. Yan. Malakas yung Grand Canon, guys, kasi kahit kumpulan yung kalaban, kapag tinamaan ng Grand Canon, masasapul po lahat. Kontrolin na natin yung situation sa taas and also dito sa baba. Yan. Sige, upgrade na natin, guys, kasi need na natin. Upgrade ng Grand Canon. So, na-upgrade na kagad natin yung Grand Canon. I-on natin yung fuel pan niya. Para mas lalong bumilis yung tira niya. Check natin to. Upgrade po natin yan. Automatic natin fuel pan. Check natin to. So, medyo nakakontrol natin yung situation. Pero kailangan pa rin natin mag-upgrade, guys, kasi mas lalong lumalakas yung pwersa ng kalaban. So siguro kailangan natin maghulog ng flame jet. Yeah. Or fire jet. Siguro i-upgrade ko na din to, guys, kasi bagyan natin ng rocket dito, guys, or dito. Kasi dyan dumadaan yung jet fighter. So, upgrade din natin yan. I-on natin yung hellfire. So, upgrade ulit natin para mas lalong lumakas yung rocket natin at mas lalong lumawak. Okay, so tapos na yung wave number 9. So, wave number 10 na tayo. Check natin kung saan lalabas yung kalaban. So, sabay pa rin sila. Magkabilang entrance. So, dito tayo mag-focus sa gitna. And then, siguro kailangan natin yan. Yan. Ginagawa ko yun, guys, kasi para magkaroon na kagad tayo ng pera. Yan. Yan. So, siguro, yan. Para magkaroon na kagad tayo ng pera pambili ng pang-depensa. Isip pa tayo, guys, kung ano pa yung pwede natin itayo na para mapalakas natin yung depensa. So, sa tingin ko, guys, gusto kong lagyan ng cannon dito banda sa taas. So, need natin ng $200 para matayo natin yung Grand Canon. So, check natin to. Siguro dito na lang. Or dito. Para. Yan.
Siguro wait pa natin to mag 200 para mas lalo mapalakas natin yung Grand Canyon. So as you can see guys, malakas yung damage ng Grand Canyon, so need pa natin siyang i-upgrade para mas lalong lumakas. So kailangan natin ng $200. Yan, sige. Siguro upgrade ko na ngayon. Kasi kaya naman na natin i-handle yung situation. Marami tayong extra weapon. Lagyan tayo ng extra weapon dyan. Yan. Para maubos sila guys. Yun. So need pa natin ng additional weapon here para mas lalong lumakas yung depensa natin sa gitna. So so kaya na natin kahit pa paano yung kalaban. So expected natin pahirap na ng pahirap to guys, so pay attention lang tayo sa pagdepensa. So upgrade lang tayo kapag may pera na guys. Upgrade na kagad natin kasi mas lalong dumadami yung kalaban. As you can see guys, hindi ko ina-upgrade tong lightning, yung electric shock natin, kasi hindi po siya pwedeng pang ere. So focus tayo sa pang lupa at saka sa pang ere, kasi mamaya guys maraming jet ang dadaan, so kailangan natin paghandaan yun guys. Siguro need natin maglagay ulit another rocket dito. Yan. Para na sa ganun ay mas lalo natin makontrol yung jet fighters. Yan. So siguro guys, magkaroon na kagad tayo ng pera guys, kaya natin ginamit yung extra weapon. So gamit ulit tayo ng extra weapon. Ayan, para magkaroon tayo ng pera. Yung pillbox guys hindi ko ginagamit kasi gagamitin natin yan sa pinakamatibay na vehicle. So need natin yung pillbox lumakas. Okay lang itong mga jet fighter, mga extra weapon natin na jet fighter. Ayan. Ayan. So ano kaya yung i-upgrade natin? Siguro yan yung rocket sa gitna, para lumakas siya. So monitor lang natin yung situation. Okay, so ayan, upgrade na din natin to guys, nasa gitna, para lumakas yung depensa natin. Yeah. Okay, so hanap pa tayo ng ma-upgrade.
hafta sigurlu yaklaşık ne yapayım ben? Çek ne yapayım to? Bir ne yapayım $160 Ito 100 So sige Kasi pinaghahanda natin yung jet fighter na lalabas dito sa baba So need natin lumakas yung depensa sa gitna Okay, so Ito, wait natin mag 160 siguro to So, yan In-upgrade na natin yung isang laser natin sa gitna So Siguro, need natin ulit kumamit ng extra weapon. Ayan, so ayan, extra weapon tayo guys. Para magkaroon tayo ng pera. Ayan guys, mag-upgrade na tayo kagad guys habang wala pa lumalabas na jet fighter. So, Okay, so Okay So meron na tayo nakikitang arrow Ibig sabihin may lalabas na jet fighter So magkabilang dulo So yan may mga jet fighter guys Need natin pigilan guys yung mga kalaban. Ayan yung mga jet fighter guys. So, yan. So need na natin to i-upgrade. So, medyo malayo pa naman sila guys pero need na natin sila kontrolin. Gamit tayo ng extra weapon guys. Para mas mapabilis yung pagpatay natin sa mga vehicle sobrang kulat na nila guys so need pa natin palakasin yung depensa yan gamit tayo ng extra weapon guys para makapag-create tayo ng money pambili ng depensa Isip tayo kung ano yung i-upgrade natin. Siguro, need tayong maglagay ng Grand Cannon dito. Yan. Yan. Tapos, lagay tayo ng rocket dito. Need natin makontrol yung situation. So, hindi muna siguro ako gagamit ang extra weapon, guys. Kasi, nakokontrol natin yung situation. At pay natin mag $200 para ma-upgrade natin yung Grand Cannon. Dito sa bandang taas. So, Okay, upgrade na natin guys. On natin yung hellfire. Yan. So, mag-upgrade pa tayo guys. Yan, upgrade natin to. So, wala pang bawas yung health natin. Nasa 12
Nasa wave 12 na tayo. So mahaba-haba pang labanan to. So isip na tayo kung ano yung next step na gagawin natin. So guys, magkabilang dulo, ibig sabihin may jet fighter na lalabas. Ayan. By the way guys, yung electric extra weapon natin na electric, pwede siya pang ere kasi ano siya, kuryente naman siya. Tignan natin guys kung ano pa yung maidadagdag natin na pagdepensa. Siguro magdagdag tayo ng Grand Cannon dito banda guys, dito, yan, bigyan natin ng Grand Cannon na marami. Pag natin Hellfire, yan. Maraming cannon, mas maraming mapapatay na tanke, mas makapag-create tayo ng pera. So mahalaga yun guys para makapagtayo tayo ng maanda. So hanggat maaari, yan, gamitin na natin kagad yung extra weapon natin para makapag-create tayo ng pera. So siguro i-upgrade natin to nasa gitna. So medyo hindi abot yung kabilang kalye, so need natin i-upgrade tong isang cannon na to para maabot niya yung kabilang daanan. Siguro yan, kapag nagulog siya ng yelo, saka natin siya gamitan ng super, ng extra weapon. Siguro upgrade na natin tong laser kasi hindi na natin palakasin yung mga laser natin para sa next jet fighter na dadaan. Upgrade natin tong rocket na to para lumakas din siya. Check natin to. So medyo need pa natin ng maraming pera guys. Paano nakokontrol natin situation guys, pero continue lang tayo sa pagpapalakas ng depensa. Okay, so upgrade ko na rin itong isang to habang wala pang kalaban kasi hindi siya titira kapag may kalaban guys. Okay, so nakikita nyo guys yung electric shock natin sa harapan, medyo hirap na siyang pigilan yung mga tanke kasi hindi natin ina-upgrade yan guys eh.
mas focus tayo sa laser rocket at saka sa canyon. So wait lang natin mag-create ng pera, gamit na tayo ng extra weapon para makapag-create na tayo ng makapag-create tayo ng pera. Pahintuin natin yung mga tanke, sabay gamitin natin yung isang extra weapon. Check natin to guys kung magkano yung upgrade ng cannon. So tingin ko guys magpo-focus tayo sa laser. Upgrade natin yung laser sa gitna kasi maghahandaan natin yung jet fighter guys, kasi mas lalo lumalakas yung jet fighter, mas mabilis silang tumakas. Attention lang tayo guys sa pera. Tignan natin kung ano yung ma-upgrade natin. Siguro ito, nasa taas yung laser. Upgrade natin yan guys, para medyo lumakas siya ng konti. At para na rin sa mga jet fighter na lalabas sa taas, babantayan niyo yung taas. So continuous lang natin yung pagdepensa. Ayan, so gamit tayo ng additional extra weapon. Ayan, so ano kaya yung i-upgrade natin? Siguro itong cannon na to, nasa gitna. Ayan. As you can see guys, kapag nakatapos natin upgrade niya, makikita nyo mag-extend yung range niya. Ayan, medyo lumawak na guys. Mas abot niya na yung kabilang daanan. Mas lumakas pa siya lalo. So so nakokontrol na natin guys yung kalaban, pero huwag tayo kampante guys kasi mas lumalakas yung kalaban. So ano pa kaya pwede natin idagdag sa depensa natin? Tingin ko ito. Need natin itong i-upgrade. Gawin natin $320 para na rin sa jet fighter na dadaan. Need natin ng $320. Yan. So, upgrade na natin, guys. Yan. So, need natin mag-create ng yan. Pagka-fish niya, saka mahulugan ng missile. Kasi kumpulan sila, guys. Yan. So, marami tayo nakikreate na money. Need natin mag... So, ano kaya yung pwede natin i-upgrade?
siguro ito guys. Yan. 400. Yan. Para mas lalong lumawak yung range niya guys. Yan. As you can see guys, lumawak siya. Tayo makaipon gamit tayo ng extra weapon. Ito guys, upgrade na natin to para lumakas din yung kanan natin sa gitna. Need pa natin mag-upgrade lang tayo na mag-upgrade guys. So siguro guys, i-upgrade na natin tong laser na nasa gitna ito para na rin sa jet fighter na dadaan dito. So $640 ang halaga niya. So need natin maka-create ng money. Check muna natin guys kung may lalabas na jet fighter. Kasi baka mamaya may lumabas na jet fighter. Hindi siya titira guys. So check natin yung next wave pagkatapos nito. Ayan guys, meron nga lalabas na jet fighter. So huwag tayo mag-upgrade ng laser sa gitna. Kasi hindi siya titira. Yan. So sa tingin ko, naano naman natin, nakokontrol naman natin yung jet fighter. So upgrade na natin guys. Basta i-monitor lang natin guys yung jet fighter. Kung kayang kontrolin ng ating depensa, pwede tayong mag-upgrade na gusto natin i-upgrade. Basta alam natin na kaya natin yung situation. Check natin to. Ayan guys, meron pa ulit jet fighter. Pero nag-upgrade pa yung isa nating laser. So magkiklik. Yan. Siguro, yan. Gamitan na natin ng extra weapon, guys. Pati dito dyan sa taas. Wait lang natin. Magkulog ng yelo. And then, makawala tayo ng yan, missiles. Okay. Upgrade natin to guys. Kasi malaking bagay yan guys, kapag na-upgrade natin ng full level yung laser, mas lalawak yung range niya at mas malakas siya. Okay, so malapit ng upgrade yung laser. Okay, so check natin, wala na siyang upgrade. Ibig sabihin, full level na yung upgrade niya. So hanggang dyan na lang yung upgrade niya. So ibang depensa naman yung ating i-upgrade. Siguro ito guys, upgrade natin itong canyon na to para mas makontrol natin yung taas. Check natin to.
So, next upgrade niya is nagkakahalaga ng $400. So, siguro itong i-upgrade ko. Sa may gitna na racket, worth $400 din siya. Okay, so, na-upgrade na yung isang pacer natin. Okay, so malayo na siya tumira, guys, as you can see. Okay, so ito na yung upgrade ko. Set yung gitnang racket. Yan, para mas lalo tayong confident na walang makakalampas na jet fighter sa gitna. So monitor lang natin magkabilang entrance kung anong klaseng vehicle ang lalabas. So ang lalaking vehicle, guys, mga tanke. So bulugan na natin kagad, guys, ng extra weapon para makapag-trade tayo ng money. Yan, extra weapon. Yan, and then makita nyo, guys, kung pulan sila. So malaking bagay yan, guys, kasi para isahang bagsak ng missile natin, malaking pera yung makukuha natin. So hindi na natin ina-upgrade yung magkabilang electric shock natin kasi mas malakas yung laser natin tsaka yung rocket tsaka yung cannon. So mas tiwala ako sa laser tsaka rocket tsaka cannon. Siguro, guys, ito upgrade na rin natin to, yung laser na nasa taas. Or itong rocket na nasa gitna para makita naman natin yung full level ng rocket, which is nagkakahalaga ng $800. Sige, wait na lang natin yung $800 para makita natin kung gaano kalakas yung full level na rocket. Okay, so monitor lang natin situation. So malapit na mag $800, guys. Yan, mas na ma-reach niya. Upgrade na kagad natin, guys, kasi medyo matagal siya, guys, mag-upgrade kasi full level na siya. So wait lang tayo, guys, na matapos yung upgrade natin. So medyo dumalakas yung kalaban, guys. Nasa wave 17 pa lang tayo, guys. So malayo pa tayo sa 25. Hopefully makalakas natin ng maaga yung depensa natin. So check natin to. Check natin yung cannon kung ano yung next ano niya. So mas mahal i-upgrade yung cannon pero sobrang lakas naman. Pero siguro mag-focus tayo mag-upgrade sa laser tsaka rocket. So upgrade natin itong laser na nasa gitna. Yan, full level na siya, guys. So after natin ma-upgrade yung gitna, siguro ang next natin ay upgrade ay yung laser dito, guys. Yan, ito.
gusto kong i-update to guys eh. Kasi parang feeling ko mas lalong mapipigilan natin yung jet fighter na lalabas on the next wave. Kasi palakas na palakas yung jet fighter guys eh. Hanggat maaari, huwag tayo magpakawala ng jet fighter. Kasi malaking bagay din yung jet fighter guys. Kapag nakapatay tayo ng jet fighter, extra money pa rin yun. Check natin to guys. Upgrade na natin to guys. Yung laser sa taas. Para sa jet fighter din. So hindi nagagana yung apoy sa tangke. Kahit apoyan natin, lagyan natin ng apoy yung tangke, hindi na siya matitinag guys. Kasi yung apoy, pang tao lang siya, pang soldier. So hindi na muna natin gagamitin yung fire. Tumitira na lang malayo yung rocket natin sa gitna. Ito guys, yan. As you can see guys, lumayo na yung range niya. Kasi full level na siya guys. So wala na siyang upgrade. Full level na yung rocket natin. Yan. So mag-aantay na lang tayo ng pera para makapag-upgrade pa tayo ng another defense. So check natin. Check natin kung magkano. 800 guys. So too much expensive yung ating cannon. Feeling ko guys, kailangan natin ng maraming cannon guys. Kasi malakas siya sa tangke. Yan. Sobrang lakas siya sa tangke guys. Laking bagay guys. On natin yung fire, upgrade natin. Kasi yung laser natin guys, medyo mabagal na tayong makapatay ng tangke sa laser. So, minomonitor ko yung damage ng tank ng cannon. Mas malakas yung damage ng cannon sa tangke. So yun, kailangan natin mag-upgrade ng cannon para marami tayong mapuksang tangke, makapag-create tayo ng money. So upgrade natin to guys. Wait lang tayo sa $400. Okay. So check lang natin yung situation. Ayan, malapit na mag $400 guys. Upgrade na natin para mas lalong malakas yung depensa sa taas. So mahihirapan na yung kalaban makapasok sa taas guys, kasi marami na tayong cannon sa taas. So confident na tayo yung depensa sa taas. So dito tayo mag-focus sa gitna. So isip tayo guys kung ano yung pwede natin i-upgrade. Check natin tong rocket. So $400 ang kailangan para ma-upgrade natin yung rocket. So tingin ko guys, itong rocket ang gusto kong i-upgrade. Or ito. Yan. Pero tingin ko ito guys. Ito na lang guys, para sa jet fighter na lalabas sa baba. Yan.
Kasi minsan guys, kapag nagsalubong yung dalawang magkabilang jet fighter at nagsabay silang magsalubong sa gitna, medyo mahihirapan yung depensa natin sa gitna eh. Kasi marami silang ipa-priorities na tirahin. So hanggat maaari, habang malayo pa lang yung jet fighter, makontrol na natin sila bago sila makalapad ng gitna. Ayan, okay na. So, nakontrol natin yung wave number 18. So, wave number 19 na tayo guys. Check natin yung defense natin. So, okay naman. So, check natin guys kung gaano sila katibay. Kasi habang tumatagal yung laro, mas lalo sila tumitibay guys. Patibay sila ng patibay. Kita niyo yung electric shock natin guys. Parang nangingiliti na lang siya. Hindi na siya nakaka-damage ng malakas. Pero malaking bagay yung cannon natin sa gitna. Ang laki ng damage ng cannon natin. So laking bagay ng cannon. Okay, so siguro check natin to kung pwede pa natin siya ma-upgrade. Feeling ko itong gusto kong i-upgrade yung rocket dito. Yan. Kasi parang hindi siya nagagamit guys eh. Kasi walang umaabot sa kanyang kalaban. Kasi namamatay na agad sa bungad pa lang, di na umaabot sa kanya. Sobrang lakas ng depensa natin. Yan. Siguro ang next natin na i-upgrade guys is yung itong laser na to. Yan. Nasa hulihan. Bandang gitna. Para mas makontrol natin yung mga aircraft na nadaan sa gitna. Kasi in-expect natin, mas lalong hihirap at lalakas yung mga jet fighters. So yung mga tanke naman sa ground, nakokontrol naman natin sila. Pero mas need natin kontrolin yung pang-ere. Check natin kung magkano to. Oy, pwede na. Upgrade na natin to guys. Meron na tayong pera. So, kaya na natin i-handle, i-hold yung situation. So, check natin sa next wave kung ilalabas ang jet fighter. Okay. Kontrolado na natin situation guys. So medyo confident ako sa depensa natin. Mas gusto ko pang lumakas yung depensa sa gitna. So mag-antay pa tayo ng additional money. Check natin to, $800. So tingin ko mas mahalaga din yung cannon guys. Kasi mas malakas siya sa tanke, mas mabilis niya napapatay ng tanke guys compare sa laser at saka rocket. So, okay naman na tayo sa depensa natin pang ere. So, mag-upgrade naman tayo ng Grand Cannon. Para mas lalo lumakas siya.
big patay ng $800. So, medyo marami-rami pang pera ang kailangan natin. So, yan. Naubos na yung kalaban natin sa bandang kabilang entrance. So, dito guys, continuous pa yung mga tangke na lumalabas sa kabilang entrance sa taas. So, hopefully ma-upgrade na natin itong Grand Canyon sa gitna. Ayan. Ito guys, yung Grand Canyon na to, pwede natin i-upgrade yan kahit may dumaan na jet fighter. Okay lang kasi hindi naman tumitira ng pang-air itong Grand Canyon. Panglupa lang siya guys. So, hindi niya pwedeng atakihin yung jet fighter gamit ang Grand Canyon natin. Yan. So, upgrade na natin to guys. Para lumakas yung Grand Canyon natin sa gitna. Yan. Meron ng mga jet fighter na lumalabas. Ayan. So, medyo madami-dami siya guys. At medyo tumitibay na rin. So, monitor lang natin yung mga jet fighter. Magkabilaan sila. As you can see guys, mas malaki yung naiipon nating pera sa jet fighters. Kaya hanggat maaari, huwag tayong magpakawala kahit isang jet fighter. Check natin to. So, check natin to. Yung Grand Canyon sa gitna. Siguro ito guys, gusto kong i-upgrade. Yung Grand Canyon na to, nakatago sa puno, hindi makita. Para mas lalo niyang makontrol yung mga tangke sa ilalim. Yan. Yan, lakas ng Grand Canyon natin guys. Laki ng damage oh. Kaya mahalaga yung Grand Canyon guys. Huwag lang puro laser guys ang gagamitin natin. Dumami tayo ng Grand Canyon para sa matitibay na vehicle na dumadaan. So, pwede na natin i-upgrade to guys. Pero magpapakawala tayo ng extra weapon para maubos sila. Yan. Kung nakita nyo guys, gumagamit tayo ng extra weapon para lang matapos yung upgrade natin sa Grand Canyon. Ayan, kita nyo guys. O, tapos na yung Grand Canyon natin mag-upgrade. So, pwede na silang dumaan guys. Ayan, sobrang lakas na ng Grand Canyon natin. Pero tingin ko guys, hindi pa natin mag-upgrade ng Grand Canyon. Or siguro, kailangan natin magdagdag pa ng Grand Canyon dito. Yan. Para may katulong yung isang Grand Canyon natin sa gitna. Kasi sa kabilang entrance, isa lang yung Grand Canyon natin. Dito sa kabilang entrance, meron tayong apat na Grand Canyon. So, dagdagan natin yung Grand Canyon sa kabilang entrance. Ayan, upgrade na natin guys para mag-activate yung hellfire niya. Okay, so okay. So, wave number 20 na tayo guys. Malapit na tayo sa pinaka last level. Pero expect natin guys na pahirap to ng pahirap. Kaya
kailangan natin makapag-create ng money para makapagtayo at makapag-upgrade ng depensa. Sine-check ko guys kung ano pa yung pwede natin i-upgrade. Kung rocket ba or Grand Canyon. Tingin ko guys, need natin itong i-upgrade guys. Yung Grand Canyon sa bandang ibaba. Kasi mamaya guys, may lalabas na sobrang tibay na tangke. Yung pinaka-boss na tinatawag. Sobrang tibay nun guys. So, need natin ng maraming Grand Canyon. Kasi, hindi kakayanin ng laser natin at ng rocket natin yung lalabas na pinakamatibay na tangke. So nakikita nyo guys, medyo nakakalampas na sila sa gitna. Yan. So magpapawala tayo ng extra weapon. Yan. Para maubos sila guys. Siguro guys, need natin gumamit pa ng extra weapon. Pabagalin natin, magpahulog tayo ng missile. So nakita nyo guys, naipon sila. Yan. So yun yung use ng freeze, pang freeze. So tingin ko guys, medyo kulang pa yung depensa natin. Need natin mag-create ng depensa pang-ilalim. So sa pang-ilalim na tayo guys, magpo-focus kasi malapit na mag-wave number 25. So expect natin guys na mas lalong titibay yung mga pang-ilalim, yung pang-lupa na tangke kasi sa pang-ere. So wave number 21 na tayo. So check natin. Check natin yung range. So check din natin to guys, yung pang freeze na to, yung pangalawa sa Vulcan. Yung nagkakahalaga ng $30. Yan. Ilapag natin siya dyan guys. Yan. Nakalimutan ko itong itayo guys. Pero mahalaga din to guys. Kasi lahat ng lumalapit sa kanya, pinapabagal niya guys. Yan. Pati dito guys, maglagay na rin tayo ng pang pabagal. Yan. Mahalaga to pala to guys. Yan. Upgrade natin, tsaka i-on natin yung hellfire. Tapos nakikita nyo guys, nagiging yellow sila. Upgrade pa natin guys. Yan. So maglagay tayo dito guys ng pampayelo. Yan. Nakalimutan kong itayo to guys, sorry. Importante din to guys, yan. Yung pangalawa sa Vulcan natin. $30 to guys eh. Yan, upgrade natin. Check natin. So nakikita nyo guys, bumabagal sila, nagiging yellow. Pero wala siyang gaanong damage. Pinapabagal lang niya yung kalaban. Tingin ko hindi na pala pwede yun. So wala na tayo magpagpatayuan na magandang pwesto.
aí, guys. Eto, guys. Upgrade na natin itong laser na to. Total, meron naman ng pampabagal dito sa bungan. Ito yung, ano, yung pang-freeze. Ang tawag dito, liquid nitrogen. So, papabagalin niya yung mga tanke. Pero nakikita natin, medyo nakakalampas na yung kalaban sa gitna. Need natin gumamit ng extra weapon. Yan. So, konti lang yung damage ng extra weapon natin, guys. Kasi, patindi na sila na patindi, guys. So, check natin kung saan pa pwede maglagay ng... So, yan. Saan pa kaya pwede? Lagay tayo ng racket, guys. On natin kill fire. So check natin yung situation sa taas kasi naubos na yung kalaban dito sa kabilang entrance. So dito tayo sa taas mag monitor. Upgrade natin to, guys. Check natin kung may lalabas na jet fighter. So, walang lalabas na jet fighter, guys. Upgrade lang natin yung rocket natin. Upgrade na rin natin to. Pati na rin ito, guys. Mahalaga din yan, guys. Para bumagal sila. Yan. So, habang nag-upgrade yung freeze natin, gamit tayo ng extra weapon. After niya maghulog ng freeze, saka mo tawagin yung isang jet fighter natin. Para habang naka-freeze siya, huhulugan niya ng missile. So, yan. Na-upgrade na natin. So, kailangan natin ng freeze. Yan. Yan. Kita nyo, guys, kung mabagal siya. Pero need pa rin natin, guys, ng ano, additional cannon. Yan. Additional cannon, guys. Kasi tumitibay na yung mga tanke. As you can see, guys, tumitibay na siya. So di na siya kayang pigilan ng laser. So kailangan natin ng additional cannon. Check natin to, guys. So, tingin ko ito, need natin i-upgrade yung cannon na ito. So, $400 siya. Kasi ang paghahandaan na natin, guys, yung wave number 25. Kasi may lalabas na malakas na tanke. Sobrang tibay. So, so,
poquito y Tandrin. Antayin na lang natin mag 800 guys para sa Grand Canyon na ito. Mahalaga kasi itong Grand Canyon na yan guys, nasa baba. Ito kasi na-upgrade na natin, so hindi niya nakatulong sa ibaba. So, konti na lang yung mga tanke. Okay, so may lalabas daw na mga jet fighter sa magkabilang side. So check natin yung mga jet fighter kung kaya natin silang kontrolin. So yan guys, nakikita nyo guys. So pay attention na tayo. Meron na tayong budget guys. So upgrade na natin yung Grand Canyon. Don't forget guys na i-pay attention natin yung money. Kasi minsan naaaliw tayo sa panonood. Hindi natin napapansin na meron na tayong pang-upgrade sa depensa natin. Hindi natin na-upgrade kagad. So mahalaga ma-upgrade natin siya kagad. Kasi matagal mag-upgrade yung depensa natin. So monitor din natin yung pera. Check natin kung pwede na tayong mag-upgrade. So, upgrade din natin itong Canon. Kaso, 800 din siya. Ah, 1.6. So, tingin ko guys, ito yung i-upgrade natin. Yan. Dumadami na sila guys. Tignan natin. Yan. Yan, gumamit ng extra weapon. Gamit lang tayo ng extra weapon guys. So yan. So magkukumpulan sila dyan guys. Yan. So napatay natin guys yung kumpulan na tanke. So para pa rin bawas yung health natin, 20 health pa rin tayo. Nasa level wave 23 tayo. So check natin kung ano yung ma-upgrade pa natin. 800. So eto, upgrade natin to guys. Para sa tank yan. Para sa wave number 25. So as you can see guys, medyo lumalapit na sila sa gitna. Kasi tumitibay na yung tanke. Check lang natin kung need natin gumamit ng extra weapon. Okay, so monitor lang natin. Ito naman yung i-upgrade natin, yung isang Canon.
itong kanon ng upgrade natin. Ito ang banda. $800. So, wait lang natin. Konti na lang. So, malapit na siya mag-$800. So, upgrade na natin, guys. Yan. Pinaghahanda na natin yung wave number 25. Ayan. Nakita nyo, guys. Medyo lumalapit na sila sa entrance. Ay, sa exit. Malapit na silang makarating ng exit, guys. Kasi tumitibay na yung tanke. So, gagawin natin. Mag-upgrade na lang tayo na mag-upgrade ng tank ng cannon. So, cannon yung i-upgrade natin. So, need natin ang $800 para sa isang Grand Cannon. Para mahirapan na yung kalaban natin makalampas. Okay, pwede na i-upgrade. Yan. So, apat na silang malalakas na cannon sa itaas. Check na lang natin kung nasa ilalim. So, konti na lang yung tanke. Yan. Siguro, ang i-upgrade na lang natin is ano ba? May mili ako po anong i-upgrade ko eh. So, ayan. Yung mga jet fighters. Tingin ko, guys, ito. Upgrade natin itong nasa na rocket. Ayan, guys. So, malakas yung Grand Cannon natin. Ayan, no? So, nagsasabay yung jet fighter at saka yung mga tanke. So, need nilang i-prioritize yung nasa ground. So, yun yung sinasabi ko, guys. Kapag nagsabay yung sa tanke at saka yung yung jet fighter, medyo mahihirapan silang tumira ng sabay-sabay. Kasi kanya-kanya silang priorities na tinitira. So, yan, guys. Pwede natin gamitan, guys, na ito.
extra weapon para mabawasan yung tank sa ilalim at ma-focus nila yung pang pang ere. Siguro upgrade na rin natin to. At ito guys, upgrade na rin natin kasi lalabas na yung pinaka boss sa wave number 25. So yun yung pinaghahandaan natin. Hopefully mapigilan natin yung boss sa wave number 25 kasi sobrang tibay nun guys. Monitor lang natin yung situation kung kaya ba natin pigilan yung mga tanke. So ito rin guys, kailangan din ng ano to, upgrade. So siguro i-upgrade na rin natin to guys, yung 800 na to. Kailangan natin ng mabilisang pera para kapag nag-upgrade siya, ma-upgrade siya na maaga, titira na siya agad pag lumabas yung boss. So matagal-tagal pa siya. Yan. Matagal kasing i-upgrade yung full level na. Yan. Matagal kasi yan guys. Kasi full level na siya. Yan. So marami pang tanke na lumalabas. Monitor lang natin. Isip lang tayo guys kung ano pa yung pwede natin i-upgrade. Yung kaya ng budget natin guys. Yung afford natin. Kasi limited yung budget eh. And so yan. Check natin to. Full level na itong nasa gitna guys eh. Yan, mga to guys. Full level na siya. So, need natin yung iba pa. Ma-upgrade. Hanggat maaari guys, hindi ko na i-upgrade sana yung mga laser. Hanggat maaari sana, ma-upgrade natin yung cannon. Kasi malakas yung cannon sa lupa. Sige, upgrade ko na nga to. Upgrade ko na yung laser. Kasi wala nang time guys. Lalabas na yung pinaka-boss. So, need na natin mag-upgrade. Hanggat maaari. Yan, so wait na lang natin yung last wave. As you can see guys, ang tagal niya mag-upgrade kasi full level na siya. Yan, yun yung boss guys. So, tingnan natin kung gaano kalaki at katibay yung lalabas na tank. Yun guys, nakita nyo, sobrang laki yung tanke guys. Expected natin guys, sobrang tibay niyan. Check natin kung kakayanin ng tank ng cannon. As you can see guys, oh, kahit yung cannon guys, sobrang hirap sila oh. Yan.
Maglagay na tayo ng pillbox, guys. Yan. So. Yan. Yan, guys. Need na natin itong mawasak, guys, para focus na lang tayo sa isa. Yan. Ito, guys. Ito na lang ipofocus natin. So, as you can see, guys, yung frost natin, pinababagal niya yung tanke. Pero walang damage yung frost, guys. Pampabagal lang siya. Yan. So, babaril-barilin siya ng cannon. Check natin kung kaya natin tigilan. Yan. Siguro, guys, hindi na tayo gagamit ang extra weapon. Kasi, hindi na siya aabot sa exit. Kasi malakas na yung depensa natin. Ayan. So, nawala na yung frost niya. Medyo bumilis na yung lakad niya. Yung under niya. Ayan. So, dito na natin malalaman kung yun, guys, natapos natin yung wave number 25. So, mission complete tayo sa mission number 3. Good job tayo sa depensa, guys. So, mission 3 complete. So, next naman natin is mission 4.